So, yun na nga mga kakural, no? Andito na tayo sa Three Clips Bay. What's up sa inyo mga kakural? Isang maulang umaga mula dito sa South Wales. Andito tayo ngayon, papunta tayong Three Clips Bay. So eto guys, pahapyaw kong ipakikita sa inyo ang Three Clips Bay. Ang Three Clips Bay, bababain natin siya ngayon. Kaya lang, hindi maganda ang panahon kasi on our way papunta dito, talagang umuulan. So anyway, andito tayo, tuloy pa rin natin. So eto guys, ang bumungad sa amin. Bago natin babain, pakita ko sa inyo ang view. Simula dito sa pinalalagyan ko. So nagkataon, nakumpleto ang pamilya ko ngayon. So sama-sama kami ngayon sa holiday namin. And ngayon lang nangyari ito. So why they laughing at me? Mas maganda sana kung hindi umuulan. Hindi naman gaanong mahirap ang pababa dito. Kasi may mga tutungtunga naman. And yung postcode na binigay ni Google, siya yung pinakamalapit na parking area. At dun sa parking area is merong shop. Lahat ng pwede mong bilhin na andon. Kasi dun sa parking area, merong shop kung saan doon ka rin magbabayad ng parking area mo, which is 4 pounds all day na yon. And marami kang pwedeng doon bilhin doon sa shop kasi kumpleto siya ng supplies. Kasi sa ibaba nung shop, merong camping site, ultimo mga kaldero na mga gamit pang camping meron dito. May mga body board sila. And at kahit mga gamot meron dito. So andito tayo sa ibabaw. Sayang hindi nakasama ang panahon. Ganda pa naman sana, oh. Solong-solong paraiso. So, yun na nga mga kakural, no. Andito na tayo sa Three Clips Bay. Ganda ng rock formation, no? So mostly dito guys, mostly napakalawak ng sand area niya. And hindi siya mabato, which is yun ang maganda. And behind me, ayan makikita nyo. At doon, puro cliffs ang makikita nyo. Napakaganda guys, oh. Hindi lang tayo pinalad na maging maganda ang weather ngayon, but at least naipakita ko sa inyo ngayon to. And we traveled 189 miles. Inabot ako ng 4 hours and 11 minutes para marating lang itong lugar na to. So bali itong Three Clips Bay, isa siyang bay in the south coast of Gower Peninsula, located dito sa city and county of Swansea, Wales. Pakalawak ng sandy area niya. And if you are with your family, this is the place para mag-relax, mag-enjoy together with your family. And the good thing is dog friendly itong lugar na to, so pwede niyong isama ang inyong mga alagang aso. Wow, look at that guys, my cave. So papasukin natin yung cave, lampasan itong cave na to. So try natin pumasok sa loob. Wow. And ito rin guys, nagiging paborito itong puntahan ng mga rock climbing. Ito isa sa mga pinupuntahan nila rito. So guys, yung mga nagpapa-shoutout, shoutout muna natin yung ilan sa mga nagpapa-shoutout.
kasi hindi ko na-expect na marami kayo. So yung ilan isa shoutout natin ngayon, so ilalagay natin dyan sa ating shoutout corner. So maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Guys, siya nga pala, nung nakaraang biyahe natin, hindi maganda yung nangyari. Naiwanan ko yung backpack ko. Itong backpack ko, naiiwan ko dun sa kinainan namin na restaurant. So, na-realize ko na wala na pala yung backpack ko. Bali, ang laman ng backpack, yung mga personal belongings ko. And yung importante, yung bagong bili nating drone. So, buti na lang, after namin magbayad, humingi kami ng resibo. So yung details nila andun sa resibo. So tinawagan ng wife ko and maswerte tayo kasi ay nakakuha ng bag ay isa sa mga empleyado nila. And then nabasag din yung aking windshield and kahapon, as in kahapon lang napaltan. So sayang din yung ilang araw na pinagantay natin para mapaltan yung salamin. Imbis na makakapag-vlog tayo, inantay natin munang magawa yung windshield. Kasi ayawang ibiyahe siya na may crack yung windshield. You never know kasi baka mamaya bumagsak na lang yung salamin. So mas maigi nang safe tayo sa biyahe. And I am so lucky today because you know, kumpleto yung pamilya ko, sama-sama kami ngayon. Bihirang-bihirang mangyari ito na lahat kami ay walang trabaho. So kaya kahit ganitong weather, I decided na ituloy na lang yung holiday namin kahit ganito ang weather, kahit hindi maganda, kasi bihira magkasama-sama kami talaga. Sarap pagkasama mo ang pamilya pagka ganito. Sila pag nagre-request sa akin, kahit malayo, sige magdadrive ako, walang problema sa akin. Gusto nila pumunta sa beach, sige, kaya dinala ko sila dito. Pa kasi yung pakiramdam mo rito kasi trabaho ka lang ng trabaho, halos wala ka ng time para sa sarili mo. So pag ganitong may available time kami, I make sure na kahit malayo, pinipilit kong magkaroon ng oras sa kanila. Kahit na malayo, ipagdadrive ko sila. So guys, eto naman ang itsura ng sa loob ng kuweba. So hindi ko alam guys kung nakikita nyo, kasi itong GoPro mahina ito sa low light. Lampas-lampasan itong cave dito. So palakas ng palakas ang ulan. So sana tumila pa kasi may mga, sana medyo huminto naman yung ulan kasi you know, may pupuntahan pa kaming ibang mga beach. So and not only that, we're going to spend at least one night dito sa area na to. So magche-check-in na lang tayo sa isa sa mga hotel dito para bukas mapuntahan pa natin yung kaya nating puntahan. Right now, because apparently by 4 o'clock the water will
come here inside the cave. So probably maybe until there. The guy told me it's until there, and by 4 o'clock you can't even cross that river. So anyway, we're not going to wait until 4 o'clock. So we're going now. So yun guys, isa sa mga tips na binigay sa atin ng isa sa mga local dito sa area na to. The guy told me by 4 o'clock high tide na siya, and yung water is kayang pumasok dun sa loob ng cave. So magiging flooded yung cave, aabot sa almost aabot dun sa ceiling ng cave yung water. And by 4 o'clock, sabi niya, kung galing ka dito, itong river na yan. And yan, yung river na yan, you won't be able to cross that river by 4 o'clock. So, kailangan guys, if you are planning to go here, huwag na kayong magpaabot ng high tide. So, yan ang isa na sa mga tips namin sa inyo guys. So, mas mabuting alamin kung anong oras ang high tide at low tide para mas ma-enjoy nyo itong lugar na to. So guys, dito ko napuputulin ang vlog na to. So kung bago ka sa akin channel, please subscribe to my channel at pakipindot mo na rin ang bell button icon para palagi kang updated sa aking mga video. So hanggang dito na lang guys. I will see you again sa susunod na vlog. Ito ang inyong Papa Piggy na palagi nagsasabi, bawal ang negative kaya dapat stay positive. So hanggang dito na lang, and I will see you again sa susunod na vlog. Bye for now.